Donalyn Bartolome binatikos ng mga netizens online. Ito ay matapos niyang i-post ang kanyang baby theme photoshoot. Humingi ng dispensa ang actress vlogger na si Donalyn Bartolome matapos batikusin ng netizens ang kanyang baby theme photoshoot para sa kanyang kaarawan. Ipinagdiwang ni Donalyn ang kanyang ika-28th birthday noong Sabado, July 9, 2022. Sinibayan niya ito ng pag-upload ng kanyang birthday photoshoot kung saan umaakto siyang sexy baby. At hindi nga nakaligtas sa mata ng publiko ang ilan sa kanyang mga damit na suot. Ani na mga netizens, cute ang pangdamit na mga baby, subalit hindi lahat ay babagay sa mga pangmatanda. Isang larawan dito ay nakabim siya bilang pangitaas na damit kung saan sumisilip ang ibang parte ng kanyang katawan. Dito nga nagsimula ang hindi magagandang komento sa photoshoot ni Bartolome. Meron din siyang larawang umiinom ng gatas mula sa isang feeding bottle. May nakasulat sa kanyang gilid na 336 months old, still single but not looking. Ang isa naman ay isang revealing photo kung saan subo ni Bartolome ang kanyang hintuturong daliri. Burado na ito sa lahat ng Instagram at Facebook accounts ni Donalyn. Pero hindi pinalampas ng netizens na nakakita ng larawan dahil ginawa raw niyang hindi magandang proyekto ang pagiging baby sa kanyang photoshoot. Matapos mabatikos dahil sa anilay insensitive niya, humingi ng dispensa si Donalyn makalipas ang ilang araw. Ayon sa aktres at vlogger, honest mistake ang kanyang nagawa at wala siyang intensyong gumawa ng karumal-dumal sa mundo. Sabi ni Donalyn, "It was an honest mistake. It was never my intention to enable one of the most horrifying acts here on earth." Nagpaliwanag na rin itong si Donalyn kung bakit hindi niya kaagad nabura ang kanyang post. Saad niya ay may mga kinailangan pa siyang ayusin para mabura ang kanyang post sa kanyang Facebook. Ayon pa kay Donalyn ay may mga taong nakagusto naman raw sa kanyang baby photoshoot. Pero sa mga nabasa niyang perspektibo mula sa iba, medyo nagising daw siya sa katotohanan na maaaring idulot nito. Nagpasalamat naman si Donalyn sa mga nakaintindi. Kasunod nito ang paghingi niya ng sorry sa mga taong naalarma sa kanyang post. Mensahe niya, "Thank you to everyone who let me know, especially those who did it so kindly. You're the type of people who help me become a better person every day, as I hold the responsibility of influencing millions. It's not easy, but I'll do my best." Ayon pa kay Donalyn sa huli ng kanyang mensahe, "While you're here, I'd like to use this attention for those who want to help abused children. There is a care facility I was admitted in when I was minor, ngayon ng kabataan. The children admitted there carry so much pain. You can donate or send them little gifts to make them feel better. Thanks everyone and I'm sorry." Manatiling updated mga kachika, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ako ang inyong kachika, La Chica.